makaraan ng halos isang buwan nang pautangin tayo ng South Korea para sa gagawing Panay-Guimaras-Negros Inter-Island Bridges Project. Umaasa ang gobyerno ng Pilipinas para sa posibleng pagpapahiram ng pondo mula sa bansang China para sa isa na namang tuloy na pagdurugtungin pa rin ang dalawang isla sa Visayas. Ito ay mula sa isla ng Panglao papunta sa Tagbilaran City sa isla ng Bohol. Ayon kay DPWH Undersecretary for United Project Management Office Operations Emil Sadae, hinihintay na lang nila na maaprubahan ng Official Development Assistance mula sa People's Republic of China sa panukalang Panglao-Tagbilaran City Offshore Bridge Connector Project. Halos 7 bilyong pisong pondo ang kinumpirma ng Department of Finance noon pang taong 2020. Kabilang sa plano ang 4-lane na aabot sa kabuang 2.7 kilometers kabilang ng cable stay design. At bukod sa bansang China, ikinukonsidera rin ng DPWH ang Japan International Cooperation Agency o JICA na maaaring pagpilian para sa nasabing proyekto sa ilalim ng Urgent Bridges Construction Project for Rural Development kabilang ang tatlong pang proyekto sa iba't ibang lugar sa bansa. At kapag natapos umano ang proyektong ito, inaasahang makikinabang ang mga turista sa probinsya dahil mas mapapaiksi na ang biyahe papunta sa magkabilang isla ng hanggang 15 minuto na lang mula sa 45 minuto kapag nasa kasagsagan ng mabigat na daloy ng trapiko. Pero para sa mga hindi pa nakakaalam, meron ng kasalukuyang dalawang tulay ang nagkokonekta sa Panglao Island at mainland Bohol. Ang Jacinto Borja Bridge at ang Ambassador Suarez Bridge na halos 3 kilometro lang ang distansya mula sa isa't isa. Kaya ang tanong ngayon, kailangan pa ba ng karagdagan o napapanahon pa ba sa ngayon ang pangatlong tulay para sa Panglao at Bohol sa kabila ng mas lumulubong utang ng Pilipinas? O baka naman mas mainam na pagtuunan muna ng pansin ng iba pang panukalang tulay sa ibang lugar kung saan magkakaroon ng mas malaking epekto katulad ng Matnog Island, Batangas Mindoro at iba pang tulay na kasali sa Inter-Island Bridge Network Master Plan na naglalayong pagdugtong-dugtongin ng mga pangunahing isla sa Pilipinas. I-comment lang inyong mga saloobin sa ibaba. Kung gusto mong malaman ang ilan pang detalye tungkol sa Inter-Island Bridge Network Master Plan at yung tungkol sa nabanggit ko kanina sa unang bahagi ng video at malapit nang may sakatuparan na Panay-Guimaras-Negros Bridges Project, hanapin lang ang mga link sa video description sa ibaba. Please, ito ang inyong Pinoy Car Guide.